nanganganib na raw ang kanyang buhay ngayon na isang nakakagulat na revelasyon ang ibinunyag ng Grab driver na viral na ngayon dahil sa lugaw, sapagkat ibinahagi nito sa kanyang Facebook Live ang papananakot raw na ginawa sa kanya ng tatlong mga lalaki na mula raw sa barangay. Kahina-hinala raw ang mga kilos na mga ito kaya nanganganib na raw ang kanyang buhay ngayon. Kaya naman humihingi ito ng tulong sa social media. Ngunit ang nakakapagtaka raw ay naglabas na ng public apology ang mga opisyales ng barangay sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan, at inamin na nila ang kanilang pagkakamali sa ginawang pagharang sa Grab driver na si Marvin Ignacio na magdi-deliver lang sana ng lugaw. Naglabas ng public apology at humihingi raw ng paumanhin ang mga opisyales ng barangay mula sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay matapos kumpirmahin ng Malacanang na essential ang lugaw at pinapayagan ang pag-ooperate ng mga food delivery items ng 24/7. Ngunit bakit daw may pumunta pa na tatlong lalaki, tinakot-takot pa raw ang Grab driver na si Marvin Ignacio matapos mga opisyalis ng barangay mula sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan, panoorin ang kabuang video ng public apology ng mga opisyalis ng barangay at panoorin din ang video na ibinahagi ni Marvin Ignacio sa kanyang Facebook Live kung saan nakuhaan niya ng video ang aktwal na pagpunta ng tatlong mga lalaki sa kanilang lugar. Tin at takot-takotin daw siya. Ka doon sa aking nabanggit. Ako ay humihingi ng paumanhin
Ay sana po, ulitin ko lang po. Sana po narinig niyo po yung nangyari kanina. May nagpunta po na dalawa pong nakamotor. Tatlong tao po sila na malalaking tao po. Then, ayun po, pinasara po muli yung Lugaw, Pilipinas. Ay, wala daw akong audio. Ngayon, tita mo nga ngayon. Pumunta na naman dun yung taga-barangay. Oo, oh, akala ko nga, sasaktan ako eh. Kasi kanina, ano eh, inaano ako, inaaras ako eh. Ayun doon, yung dalawang mama. Hinihingan ko ng ano, wala naman pa ipakita. Ayun, eh ano. Naka-face mask eh, pero may ID nga sa grabe takot ko, akala ko. Kasi ano, hindi, ang lalaki nila eh, tapos ano eh, parang mga ano sila eh. Hindi, wala naman silang kasamang police, wala silang kasamang, hindi sila nakamobil. Pinasira nila. So, wala mag-isa? Dalawa sila, tapos may isang lalaki. Pinakita yung ano, yung papel na hindi siya official dahil, alam mo yung pinituran lang. Tapos, ano, in-scan, pin-print. Yun yung tatlong page. Tapos, yun ang pinapakita niya papel. Na may pirma daw ni Arthur Robles. Pahingan ang tubig to. Pahingan ang tubig na eh. Eh wala daw akong audio kanina, hindi nakuha na yung mga pinagsasabi ng ano, yung mataba na yun. Oo, hindi nakuha. May nakon pala yung video call sa ano eh. Naka-video call pala ako, hindi ko napansin eh. Naka-video call na kay tita? Hindi, may kabi- yung sa ano, yung sa riders namin dyan sa ano, yung samahan namin. Nakunan ko yung video, kaya lang wala daw audio, sabi ng tao nanonood sa may tapat. Oo, ngayon. Kaya naman kayo yan, may bago wala. Hindi ko alam kung ano. Si tita kanina, di ba, ka-video call nila? Hmm, tinawagan nila eh. Baka, sabi, tinatanong ko pa si tita MJ yung record show. Yun po, sana po matulungan niyo po kami. Pinag-iinita na naman po yung ano, yung Lugaw, Pilipinas doon. May nagpunta po doon. Tama po ba yun? Pusensya na po ha, kasi ano, natakot talaga ako ni. Kaya nag-live po agad talaga ako kasi baka saktan nila ako kasi natapang nila eh. Ba't naman po sila ganun? Pupunta sila, dalawa lang sila, nakahinahinala yung galaw nila, wala silang kasamang barangay tunnel, wala silang mobile, nakamotor lang talaga sila. Tapos ang gusto nila isara yung tindahan dahil meron daw silang memo dapat na pinapakita po, na iskan lang yun. Tsaka ba't sila kailangan magagaganon? Para nandun yung may-ari, hindi naman yung ganun. Kung nakita nyo kanina kung paano ako brasuhin ng mga mama na yun, hindi nyo lang narinig yung audio, pinagsasabi sa akin. Sana po, may makatulong sa amin talaga para matapos na itong gulo na ito. So, hindi po kami makapaghanap buhay ng maayos kung lagi na lang pong ganyan eh. Kung talagang gusto nyo ipasara yan, pumunta po kayo ng legal hours. Kung may curfew ng 6 p.m. Saka bakit ganun pumunta sila, dalawa lang sila, napaka-official ng lakad nila. O, kung official yan, official. Eh, dapat po, before curfew, nandun kayo. Office hours nyo, 8 to 5. Tsaka ano po eh, para silang ano eh, kaya nag-video talaga ako kasi para silang mananakit nung wala pang video pagdating ko. Sinigaw-sigawan ako nung mataba na si Rudy daw. Siya daw yung Rudy. Idol na idol daw niya ako dahil daw sa akin. Kamuntik-muntik ka na daw magpakamatay si Pes. Kasalanan ko pa ba yun? Ako ba may gawa nun? Sila naman nagsimula nun, di ba? Ako nag-video lang ako para may ebidensya kami. Kasi para meron kami panlaban eh. Pero ba't parang lumalabas ako pa yung sinisisi niya kung ba't daw magpapakamatay yung Pes? Tama ba naman yun? Nakapanood po nito, sana po matulungan niyo po kami kung saan mo umabot yung video na to. Kami po naghahanap buhay lang naman po kami, wala na po kami ibang gusto eh, tapos po ginaganyan nila kami. Ayan po, sinarado na naman po yung tundaan, umuwi na naman po ako.
kaso kung gusto niya ipasaray dahil yun sa legal. Dapat pong ayos. Huwag naman pong gano'n na para kayong, para niyo ako sasaktan kanina. Hindi yung, alam niyo nang lampas na po ng 6 PM, baka po kayo pupunta para ipasara. Pumunta po kayo bago mag 6 PM, sabihin niyo na hindi pwedeng mag-operate. Tsaka hindi, ano, official talaga yung, ano yun sila lang, hindi nga sila naka-uniform, ni wala nga sila. Si Rudy yung nagko-comment. Ano po yun, ba't po ganun? Na taga-barangay Alex daw siya. Pinakita po yung papel na kanina, sana nakita nyo, binasa ko po eh. Kaya lang po, nandun po yung copy. Eh, yung ko lang po kung narinig nyo, sana po narinig nyo. Ang nakalagay po doon, kung di po ako nagkakamali, na... Babalik ako doon. Pukunin ko yung papel. Video ako. Ganun po. Hindi po yung kung kailan lampas na ng curfew saka kayo susugod, ipapasara nyo. Dapat nung umpisa pa lang ng ECQ, hindi nyo na inalaw. Tsaka po, ba't ganun sila mag-implement ng rules? Oh, eh, alam ko po ba, akala ko po ba nag-usap na kasi kanina po, meron po kaming meeting with Kapitan Margaret. Gatyalya na sinasabi na pwede na po ulit mag-operate si Lugaw Pilipinas as long as nasusunod po yung safety protocols na nakasarado po yung store, wala pong dine-in, wala pong take-out at delivery. Tanging po, purely delivery lang po dahil nasa labas po kami tapos na-maintain po namin yung physical distancing dahil naka-face mask po kami, yun po yung napag-usapan kanina, pero bakit ganun na naman po yun? Nananakot po eh, para po silang ano eh, tinatakot niya po nila po kami. Sana po talaga narinig niyo yung kanina yung ano yung sinabi ko. Hindi ko kasi napansin na may ano naka-on pa po yung video call sa ano eh. Napansin ko na lang yung sinabi ng lalaki na nanonood. Diba, sabi ng Rudy sa message, nakasama daw siya doon sa mga unang sumita noon sa Grab. Nabinabastos daw sila ng Grab. Eh, tapos po nung naglabas po ako ng cellphone, ang sabi niya, "Ayan ka na naman." Magla-live ka na naman, magpapaawa ka na naman. Nagpapaawa po ba ako sa inyo? Hindi po ako nagpapaawa. Gusto ko lang po mangyari. Updated po kayo sa nangyayari dahil po ganito po yung sistema sa amin eh, sa Muzon, sa Jose Del Monte, Bulacan. Ganito po nila kami brasuhin, kahit po kaming mga Grab riders po. Akala ko po tapos na po eh. Akala ko nga po ano eh. Tapos yun na naman po yung nangyari. Sana po, kung sino naman po yung nakakapanood nito, pakishare na lang po ng live. Para po mapansin ulit at magawa na po talaga to ng legal action. Hindi na po pwedeng ganito lang to. Talagang pati yung kaligtasan po namin mga riders po, hindi po maayos po. Kumbaga, ano po, alanganin po kami. Diba, paano na lang po ko yung pamilya ko? Paano po ako maghanap buhay, di ba? Diba nga, actually kaya nga dumating yung stress ng time na yon kasi nagpatawag lang ng backup itong tanod dahil nga nagkakainitan sila nung unang Grab driver na nakaalita nila kasi akala ko talaga kanina pa ano eh saktan ako kasi nilabas ko yung ano kasi inaano ko eh alam mo yung saka bakit pupuntirahin niyo yung tao ang laki-laki nun eh ilang kayo dalawa kaming rider dalawa sila may kasama pa silang isang lalaki na medyo payat na nagbibidyo na nagbibidyo rin kami sabi ba't daw ako nagbibidyo sabi ko gusto ko lang po i-record kasi po baka po saktan nyo ako at least po nakidocument. Nung nilabas ko na po yung video, nag-live na po ulit ako, hindi na po sila ganun ka-agresibo. Diba? Tapos eh kung hindi po pala ako nag-video, edi ano na nangyari sa akin? Baka hindi na nyo na ako nakita dito. Eh, natatakot ako eh. Grabe yung takot ko, grabe yung kaba ko. Kaya dito na, ewan kaya ako naiiyak eh. Hindi ko makontrol yung sarili ko. Ba't na naman? Alam niyo po ba kung saan siya galing? Nag-deliver po siya ng free lugaw sa mga napili ng isa po nating netizen na bigyan ng free lugaw at namigay din po siya ng free lugaw sa mga frontliners. Nakakaumay ko lang po kasi meron pong isang tao na nagmagandang loob na kinontak po ako din po yung si yung Ma Mary Jane na nagbigay po siya ng ng free lugaw. Tapos ako po yung pinag-deliver para po yung delivery fee sa akin na po magpunta. Tapos pagbalik ko po doon kasi para kuhanin ko po yung lugaw kasi meron daw po kami lugaw na para sa akin. Iniwan ko po doon para po yung uwi sa bahay para kainin sana namin. So, ganun na po yung naabutan ko. Kaka-uwi ko lang po. Galing po ako ng Santa Maria. Galing po ako ng Harmony 2. Galing po ako sa Caloocan. Nag-deliver po ako ng lugaw. Tapos namigay din po ako sa mga frontliners po na nadaanan ko na ng lugaw. Tapos
ayaw nilang i-video sila kasi ganyan yung ugali nila. Pagdating ko talaga doon, ganun na yung nangyayari. Sabi niya, nakialagad nila ako kahit naka-face mask, naka-helmet ako, sabi nila. Ikaw yun, di ba? Ikaw si Marvin, di ba? Idol na idol kita dahil sa'yo. Kamunti ka na magpakamatay, si Pes Raymundo. Tapos dilabas ko na po yung ano, tapos kung paano niya po kausapin, grabe po talaga, alas magkadikit na kami. Kaya natakot na takot po talaga ako para sa kaligtasan ko. Kasi kung ano man gawin niya sa akin, ang laki ng katawa niya, wala akong kalaban-laban at ilan, dalawa pa sila. Kaya nag-live po talaga agad ako para meron akong ano, pang laban man lang, kung sakali man lang ang mga gawin nila sa akin dahil iba talaga eh. Tsaka bakit sila magagalit kung ilalive sila? Na, wala naman po, masama. Tinatanong ko anong pangalan, ang sinasagot, Jollibee. Si Jollibee daw yung isa. Yung isa naman, si Rudy. Wala man lang. Taga-Alex to daw siya. Sabi niya. Sana po matulungan niyo po talaga kami na ano. Hindi po nila kami titigilan talaga eh. Paano na lang po yung buhay namin dito kung hindi na po makakabiyahe? Eh, paano na lang po kami kakain ng pamilya ko? Totoo lang po, ano, nahihirapan na rin po ako. Grabe na rin po yung stress na nadulot sa akin nito. Hindi ka naman po kagustuhan na mag-trending to eh. Hindi ka naman po sinasadya anong mangyari to eh. Hindi ka naman po ginusto, ba't parang ako sinisisi kung ba't nagpapakamatay si Pes? Ako yung sinisisi nila. Kasalanan ko daw, idol daw nila ako. Tapos yung pinapakita nilang papel kanina, hindi talaga siya official dahil in-scan lang siya, pinituran sa cellphone, then in-scan din pinrin. Tapos binigay sa amin, tapos po, maya-maya, binabawi na. Eh sabi ni Tita MJ, wag na ibigay para yung ano bukas. Tapos sabi nila, kailangan pa daw dahil daw baka may pangabukas pa daw na establishment. Yun daw ipapakita niya. Yun ang sabi niya kanina. Alam ko kasi hindi na siya nakuha ng audio eh. Yung papel nandun yung papel sa may lugawan. Tapos nagsarado na sila, sabi ko, na sila magbukas. Diba po? Ano po bang problema nila sa Lugaw, Pilipinas? Ako po, concerned po ako personally sa Lugaw, Pilipinas dahil po, yun po yung source of income namin eh. Doon po ako makuha ng booking dahil po yung Lugaw, Pilipinas malapit lang po sa bahay namin. Hindi na po ako makalayo ng ibang lugar para bumiyahe dahil po nag-aaral po sa umaga. Nagsa-sideline na lang po ako para po masurvive lang itong pandemic na to, tapos ganun pa po yung gagawin nila. Totoo lang po, bawon na po kami sa utang. Dami po tayong problema. Ang dami pong naniningil sa amin. Alas lahat po ng kaibigan ko, nalapitan ko na, nangiraman ko na, para lang po may tabid tong pandemic na to. Tapos, para naman po ang maliit na mamamaya na gusto lang mabuhay. Huwag niyo naman po kaming ganun eh. Huwag niyo po kaming bulihin. Diba? Ha? Ngayon po, sana po matulungan niyo po kami kung sino man po yung may kakayahan po tumulong sa amin dito po. Nandito po kami sa Harmony Hills 1, Barangay Muzon, sa Jose Del Monte, Bulacan po. Hindi po talaga nila kami tinitigilan. Ayaw po nila kami talagang tigilan. Ayaw po nila kami lubayan. Wala naman po kami ginagawang masama. Sa pagkakaalam po, sumusunod lang po kami sa order po ng ITF na pwede po kaming mag-operate. Kakapalabas lang po eh. In-interview po si ano, si sorry. Ano po talaga yung ano, pakiramdam ko ngayon, sobrang ano po, nag-aalo po yung takot, tsaka lungkot, tsaka ano, grabe po. Kakatapos lang po nung balita, di ba, kung napanood nyo naman po, na ang sabi po is allowed po mag-operate si ano, food is si food establishment as long as meron pong delivery. Akala ko po okay na eh, kaya nga po, baka sakali po kami na makabayahe ulit. Dahil okay na nga po, dahil kaninang umaga nag-open na po. Nagpunta pa po doon yung iba pong mga ano, sila GMA7, ABS-CBN, TV5. Nagpunta po doon sa mismong Lugaw, Pilipinas. Na kinuha po yung panig nila. Ako po, personally, sa sobra po namin nag-i-interview, hindi ko na po sila ma-accommodate lahat. Hindi ko po kagustuhan to na mag-trending po yung Lugaw, pero sila po naman po ang gumagawa na ito eh. Ba't po sila nag-trending? Kasalanan naman po nila to. Grabe po talaga yung takot ko kanina, kaya na lang po ako nagbukas ng live para po
sakaling may gawin po silang hindi maganda sa akin is may record ko man lang, kahit man lang ganun. Kasi wala po talaga akong kalaban-laban sa lalaki ng katawan nila, kung nakita nyo naman po. Tsaka kung paano po nila kami itrato kanina. Pati po yung isang kasamang Grab rider, alas mundi ka na po silang magkapang-abot. Kasi po, ganun sila. Grabe. Grabe po talaga itong inaabot namin dito sa ano, Harmony Hills 1, Barangay Muson, sa ano. Sana po matulungan niyo po kami. Idol Rabbit, well po, sana po mapansin niyo po kami, sana po matulungan niyo po kami. Para matapos na po itong bagihirap namin na ginagawa nung sa lugar namin. Siguro yan yung live. Sana po bukas hopefully po may kumontak po ulit sa amin na taga local government po, na maingan po namin ng tulong regarding po dito sa nangyari. Kasi hindi po talaga nila kami titigilan. Humihingi po kami ng tulong sa inyo. Sana po umabot po to sa pinakataas ulit. Mapansin po ulit kami talaga po, ayaw po nila kami patahimikin. Pinasara na naman po nila yung Lugaw, Pilipinas. At pinauwi na naman po kami. Pinalis na naman po kami dahil curfew daw at wala daw pong karapatan na mag-operate si Lugaw, Pilipinas. Dahil hanggang 6 PM lang daw sila pwede dahil nga po curfew. Ang linaw na po ng sinabi eh. Sinabi na po eh. Hindi po ba nila naiintindihan yun? Sinabi na ni ano eh. In-announce ni galing na sa Malacanang na essential yung Lugaw, essential yung food na sinaserve ni Lugaw, Pilipinas. Bakit siya ipapasara? Bakit? Ano ba? Ano po problema nila sa Lugaw, Pilipinas? Akala ko tapos na eh. Pwes, wala po na nangyari yun. At wala po kami sinabi na hindi po kami magsasampa ng reklamo dahil sa nangyari po ngayon, talagang magsasampa na po kami ng reklamo laban sa kanila. Kung sino man po yun dapat naman managot sa pangyayaring ito. Nandito na po ito eh. Hindi po talaga nila kami titigilan hanggat hindi po nasaserve yung batas eh. Yun po sana po, iling ko lang, sana matulungan niyo po kami. Sa mga nakakapanood po dito, pakishare na lang po ulit ng po ng live. Pakishare na lang po ng live.